Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po, sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the Word of God. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, magkaroon nawa kami ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And also please teach us how to live as a born-again Christian. At pakiusap, turuan mo po kami kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. We know we are living in the end of aging and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Alam po namin na nabubuhay kami sa katapusan ng huling panahon at ang pangalawang pagdating ni Hesus Kristo ay malapit na. Let us abide in the church and let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Makapanatili nawa kami sa church at kami ay magkaroon ng sinserong buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Especially, let us do our best to achieve the will of God through our Christian life. Lalo na po, magawa po namin yung lahat ng aming makakaya sa amin pong buhay Kristiyano. There are still so many people around us who are not saved yet. Napakadami pa rin mga tao, mga ligaw na kaluluwa ang nasa paligid namin na hindi pa naliligtas. Let us have one mind and let us cooperate one another in order to preach the gospel to the lost souls. Magkaroon nawa kami ng isang kaisipan at kami ay magtulungan nang sa gayon ay makapag-evangelize po kami ng mga ligaw na kaluluwa. And also today, there are also some brothers and sisters who did not attend this Sunday sermon. At ngayon din po, mayroong mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa ay may pagpatuloy po nila ang kanila pong sinserong buhay Kristiyano. And also we are praying for all the pastors and also evangelists who are preaching the gospel here in the Philippines. At dalangin po namin yung lahat po ng mga pastor at mga ebanghelista na ipinapangaral po yung ebanghelyo dito po sa bansa. Please give them more wisdom and strength so that they can be used as an instrument of gospel. Bigyan mo po sila ng espiritual na kalakasan at ng karunungan nang sa gayon ay maipangaral po nila ang ebanghelyo. Today, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayon po, simula po sa umpisa ng sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Old Testament, Jeremiah chapter 31. Buksan po natin sa Biblia sa Lumang Tipan sa Jeremias chapter 31. From verse 38 to 40. Simula po sa verse 38 hanggang 40. Jeremiah chapter 31 from verse 38 to 40. Jeremias chapter 31 mula po verse 38 hanggang 40, page 1166. Okay, babasahin ko po. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay maitatayo para sa Panginoon mula sa tore ng Hananel hanggang sa pintuang bayan sa Panulukan, at ang panukat na pisi ay lalabas papalayo tuloy-tuloy sa burol ng Gareb at pipihit sa Goa, at ang buong libis ng mga bangkay at mga abo at ang lahat ng parang hanggang sa batis ng Cedron hanggang sa panulukan ng pintuang bayan ng kabayo patungong silangan ay magiging banal sa Panginoon, hindi na ito mabubunot o magigiba kailanman. Okay, as you know well, the history of Israel, because of their disobedience, they were destroyed in case of the North Israel by the Assyria, B.C. 722,
Gaya po ng inyong alam na dahil po sa pagsuway ng Israel, sila po ay nawasak. Para po sa hilagang Israel, sila po ay nawasak sa pamamagitan ng Assyria noong BC 722. And South Judah also was destroyed by the Babylon BC 606. At sa South Judah naman po sila ay nawasak sa pamamagitan ng Babylonia noong BC 606. So as the Jeremiah prophesied, Israelite, they became the captivity by the Babylon for 70 years. At bilang propesiya po, kagaya ng ipinropesiya ni Jeremias, yung Israel po, sila po ay nabihag ng Babylonia sa loob po ng 70 taon. After 70 years, there were 3 times the return to their own country, Israel. Pagkatapos po ng 70 taon, nagkaroon po ng 3 beses na pagbabalik mula sa Babylonia patungo sa kanilang bayan sa Israel. First return read by Zerubbabel. Yung una po nilang pagbabalik, pinangunahan po ito ni Zerubbabel. And the second return read by the Ezra. At yung pangalawang pagbabalik, ipinangunahan naman po ito ni Ezra. And the third return the read by Nehemiah. At yung pangatlong pagbabalik ay pinangunahan ni Nehemias. As you know well, Zerubbabel, the return to the Jerusalem from the Babylon, they started to rebuild the God's temple first. Kaya po nang inyong alam, nung pinangunahan ni Zerubbabel yung mga Israelita pabalik sa Israel mula sa Babylonia, una po nilang ginawa ay ang pagtatayo muli ng templo. And the Nehemiah, after he returned to the Jerusalem, he started to rebuild the Jerusalem wall in order to strengthen the city of Jerusalem. At upang mapalakas po yung bayan ng Jerusalem, pagbalik po ni Nehemias kasama ng mga Israelita sa Israel, ang kanila pong ginawa ay tinayong muli ang pader ng Jerusalem. While the Nehemiah the reconstruct the Jerusalem wall, he also built 10 gates again. At kasabay po ng pagtatayo ng pader ng Jerusalem si Nehemias, muli din po nilang tinayo yung 10 pintuan. So if you look at Nehemiah chapter 3, there are 10 gates. At kung titignan po natin sa Nehemias chapter 3, mayroon po doong 10 pintuan. Yeah. In order to protect themselves from the enemy's invasion, they had to strengthen the gates and then the Jerusalem wall. Kaya para po malabanan yung pananakop o paglusob ng mga kalaban, kinakailangan na muling itayo yung pader ng Jerusalem upang mapalakas ang bayan. Okay. Let's open the Bible, Nehemiah chapter 3. Tignan po natin sa Nehemias chapter 3. Okay, Nehemiah chapter 3 verse 1. If you look at the verse 1, there is a sheep gate. Dito po sa Nehemias chapter 3 verse 1, nandito po yung pintuan ng mga tupa. And look at the verse 3, there is a fish gate. At kung titingnan naman po natin sa verse 3, ang pintuan ng mga isda. And the verse 6, if you look at verse 6, there is old gate. At nandito naman po yung matandang pintuan sa verse 6. And verse 13, there is a valley gate. At sa verse 6, ang pintuan ng libis. And verse 14, there is a refuse gate. At pagdating naman po sa kanlong pintuan ng dumi. And verse 15, there is fountain gate. At pintuan ng bukal sa verse 15. And next, the verse 26, there is water gate. At pagdating naman po sa verse 26, ang pintuan ng tubig. And verse 28, there is horse gate. At pintuan ng kabayo. And the verse 29, there is east gate. At pagdating po sa verse 29, nandito naman po yung silangang pintuan. And the last, the verse 31, there is a Mipkad gate. Tapat na pintuan. Which is the inspection gate. Kaya nandito po yung inspection gate. So, when Nehemiah the reconstruct Jerusalem wall, he also built these 10 gates. Kaya po nung tinayo ni Nehemias ang 10 ang pader ng Jerusalem, itinayo din naman po nila yung 10 pintuan na ito. Yeah, Jeremiah chapter 31, what we read the verses, it is the prophecy, the Jerusalem wall, the will be the reconstructed again.
Kaya kagaya po ng ipinropesiya ni Jeremias, muli pong maitatayo ang sampung pintuan na ito. Yeah, as we just read Jeremiah chapter 31 verse 38, "Behold, the day are coming, says the Lord, that the city shall be built for the Lord from the tower of Hananel to the corner gate." Kaya sabi po sa Jeremias chapter 31 verse 38, "Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay maitatayo para sa Panginoon mula sa tore ng Hananel hanggang sa pintuang bayan sa panulukan." In our Christian life, it is also necessary when we strengthen the gate of the faith, we can protect ourselves and also we can continue our sincere Christian life. Kaya gayon din po sa ating buhay Kristiyano, para po mapalakas yung pintuan ng pananampalataya. Today, that's why we are going to think about these three gates, the sheep gate, fish gate, and old gate. Kaya pag-iisipan po natin sa araw po na ito, yung tatlong pintuan, mula po doon sa sampu, yung pintuan ng tupa, pintuan ng isda, at ang matandang pintuan. So the title of the today's sermon, "Strengthen the Gate of Your Faith." Kaya yung title po ng sermon ngayon, "Palakasin ang pintuan ng iyong pananampalataya." So these first three gates are really important in our Christian life. Ito pong tatlong pintuan na ito ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Yes, number one is sheep gate. Pinakauna po ay ang pintuan ng mga tupa. Yeah, first of all, we should strengthen the sheep gate. Pinakauna po, dapat palakasin po natin ang pintuan ng mga tupa. So what is this sheep gate? Kaya ano po yung pintuan ng tupa na ito? We can say our Christian life will be started from the sheep gate and also will be ended to the sheep gate. Kaya masasabi po natin na yung ating buhay Kristiyano ay mag-uumpisa po ito sa pintuan ng mga tupa at magtatapos din naman sa pintuan ng mga tupa. Let's open our Bible, John chapter 10. Buksan po natin sa Biblia sa Juan chapter 10. From verse 7 to 9, simula po sa verse 7 hanggang 9. John chapter 10 from verse 7 to 9, babasahin ko po. "Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa at ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Jesus said, "Most surely I say to you, I am the door of the sheep." Yes. So we should know Jesus is the door of the sheep. Sabi po ito ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa," kaya dapat malaman natin si Jesus, siya ang pintuan ng mga tupa. So, first of all, we must pass through this the gate of sheep in order to get salvation. Kaya una po, upang maligtas, kinakailangan na dumaan muna tayo sa pintuan ng mga tupa. Verse 9. Sa verse 9, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Yes, Jesus said, "I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture." Opo, sabi po ni Jesus, "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Yes, there is no any other way to get the salvation except Jesus Christ. Opo, wala pong ibang paraan upang maligtas kung hindi sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo. Jesus said, "I am the door of the sheep," means we can be only saved through the Jesus Christ. Sabi po ni Jesus, "Ako ang pintuan ng mga tupa." Ibig sabihin po nito na maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. John chapter 14 verse 6 says, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Sabi po sa Juan chapter 14 verse 6, "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Yeah. So, first of all, when we make it clear about our salvation, we can strengthen the gate of the sheep. Una, kapag malinaw ang ating kaligtasan, kung gayon magagawa po natin na mapalakas ang pintuan ng mga tupa. If you look at
First Corinthians chapter 3 verse 11, the Bible said Jesus is the foundation. Kaya sino sinabi po sa unang Korinto chapter 3 verse 11 na si Jesus siya ang pundasyon. So when we build a house, if the foundation is not strong, we cannot build the house the properly. Kaya kapag tayo po ay nagtatayo ng bahay, kapag hindi matibay ang saligan o yung pundasyon, kung gayon hindi po ito magiging matibay. So it means if our salvation is not clear, we cannot continue our sincere Christian life, and also our faith cannot grow. Ibig sabihin po nito, kapag hindi malinaw ang ating kaligtasan, ay hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano at hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. As you know well, the Matthew chapter 13, the verse is talking about the four kind of the conditions of the ground. Kagaya po sa nang sinabi sa Mateo chapter 13, binanggit po doon yung apat na klase ng lupa. Number one, the wayside. Number two, stony way. And number four, in the middle of the thorn. Una po yung number tabing, three. Yung una po yung tabing daan, pangalawa yung batuhan, pangatlo yung tinikan. And number three. So these three conditions cannot bear the fruits. The seed cannot grow and then cannot bear the fruits. Kaya po yung tatlong klase ng tatlong lupa na ito, hindi po maaaring taniman ito ng binhi at hindi po maaaring lumago yung binhi doon. When the seed fell on the good ground, the last one-fourth, the seed will grow and the will bear the fruits. Kapag yung binhi po ay nahulog sa mabuting lupa na siyang ikaapat na klase ng lupa, kapag nahulog po dito yung binhi, ito po ay lalago, lalaki at magbubunga. It is also same. When we look at some members, if they don't have the good Christian life, they need to check whether they are really in the faith or not. Kaya ganyan din naman po sa ating mga members, kung hindi po sila lumalago sa kanilang buhay Kristiyano, kinakailangan isuriin po nila yung kanilang sarili kung sila ba ay nasa pananampalataya o wala. Yeah. So, we need to check do I really pass the gate of sheep or not? Kailangan naisipin po natin kung talaga bang tayo ay dumaan na sa pintuan ng mga tupa o hindi pa. If I really get the salvation, there shall be changes after I get the salvation. Kung mayroon po tayong tunay na kaligtasan, kinakailangan na mayroong pagbabago pagkatapos ng kaligtasan. Okay, let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 5. Buksan po natin ang Biblia sa ikalawang Korinto chapter 5. Verse 17. Sa verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yeah. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Yeah. It means, when we get the salvation, we became new creation. Ibig sabihin po, pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, tayo ay bagong nilalang. Yeah. Born again. What is the meaning of the being born again? Ipinanganak ng muli. Ano po ba yung ibig sabihin ng na-born again? Before we get salvation, our spirit was dead. Bago po tayo naligtas, ang ating espiritu ay patay. But when we heard the true gospel, our dead spirit was live again. Ngunit nang marinig natin ang tunay na ebanghelyo, yung ating patay na espiritu ay muling nabuhay. Yeah. The hour is coming, and the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear shall live. Ang oras ay dumarating na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makarinig ay mabubuhay. So, we need to check. Did I really pass the sheep gate or not? Kaya kailangan isuriin po natin, talaga bang ako ay dumaan na sa pintuan ng mga tupa o hindi pa? So, if we really get the salvation, as the Bible says, we already become the new creation and then we should grow in the faith. Kaya kung tayo ay mayroong tunay na kaligtasan, sabi po na tayo ay mga bagong nilalang at tayo ay dumaan na sa pintuan ng mga tupa. But sometimes when we look at the life of the brothers and sisters, we are wondering whether they are really saved or not.
Ngunit minsan po kapag tinitignan natin yung buhay ng mga brothers and sisters, tayo po ay nagtataka kung talaga bang sila ay ligtas o hindi. Because although they have a testimony, they become the born-again Christian, but they still become like unbelievers. They are behaving like unbelievers. Dahil kahit po na sinasabi nila, nagpapatotoo sila na sila ay na-born again na, ngunit yung kanila pong buhay ay hindi, yung kanilang buhay ay kagaya sa pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. While they are staying inside the church, maybe they seems like a born-again Christian. Kapag ka sila ay nasa church, tila ba sila ay mga born-again Christian? But what about your life after finish the outside of the church? Ngunit paano naman po ang inyong buhay pagka natapos na kapag kayo ay nasa labas ng church? Yes. Outside of the church, when they are living in their house or the working place, sometimes they are behaving like unbelievers. Kapag sila ay nasa labas ng church, kapag sila ay nabubuhay na sa kanilang bahay, tila ba sila ay nabubuhay kagaya ng mga hindi mananampalataya? As a born-again Christian, we should be same. Whether we are staying in the church or outside of the church, we must reveal our sincere Christian life to the unbelievers. Bilang born-again Christian, kinakailangan po na parehas lamang po maging nasa loob ng church o nasa labas ng church, kinakailangan ay ipakita natin sa mga hindi mananampalataya yung ating tapat na buhay Kristiyano. Bible clearly said, after we get the salvation, we already received the life. That's why we will grow continuously. Kaya ayon po sa Biblia, malinaw na sinabi doon na kung tayo ay meron ng buhay, kung gayon tayo po ay lalago at patuloy na lalaki. Colossians chapter 1 verse 6. Tignan po natin sa Colossians chapter 1 verse 6. Colossians chapter 1 verse 6. Colossians chapter 1 verse 6. Okay, babasahin ko po. Na dumating sa inyo, gayon din naman, kung paano ang ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yes, since the day you heard and knew the grace of God in truth, it means, after you get salvation, you will grow in the faith. Opo, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, kaya kung tayo ay naligtas, tayo ay lalago sa pananampalataya. So we must examine our Christian life after we get salvation. Kaya kailangan na isiriin po natin yung ating buhay Kristiyano pagkatapos nating maligtas. Yeah, what is the real changes after I get salvation? Ano yung tunay na pagbabago pagkatapos kong maligtas? So if I still abiding in the worldly things, and then the sinful life, how can we say we really become the born-again Christian? Kung ako ay nasa makasanlibotang mga bagay pa din at nabubuhay kagaya ng mga hindi mananampalataya, kaya paano ko masasabi na ako ay born-again Christian? Colossians chapter 3. Tignan po natin sa Colossians chapter 3. Verse 1-2. Simula po sa verse 1 hanggang 2. Colossians chapter 3, verse 1-2. Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituo ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yeah. If then you were raised with Christ, seek the things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not the things on the earth. So set your mind on the things above. We should seek the above things, not the things in this world. Kaya kailangan na hanapin yung mga bagay na nasa itaas at huwag hanapin yung mga bagay na nasa sanlibutan. So if you look at the Bible according to the Joshua, in case of the Achan, right? You know the Achan. When Israelite conquer the Jericho wall, God commanded, do not get any things from the Jericho. Kaya kung titignan po natin sa Biblia, lalo na po sa aklat ng Josue, patungkol po ito kay Achan, nang sumalakay po yung mga Israelitas at winasak yung pader ng Jericho, yung Diyos nagutos po sa mga Israelita na dapat ay huwag silang kukuha ng anumang bagay mula sa Jericho. But Achan, he hide the gold and the coat under the tent. Ngunit si Achan po, nagtago siya ng ginto at mga bihisan sa kanyang tolda. Because of this sin,
God did not help the Israelites. That's why when they are trying to conquer the city of Ai, they failed. Kaya dahil po sa kasalanan na ito, yung Diyos hindi niya tinulungan yung mga Israelita. Kaya nung sinubukan ng mga Israelita na salakayin ng bayan ng Ai, sila po ay natalo sa kanila. Yeah, in case of the Achan, although he was in the middle of the Israelite, he did not have the real faith in God. Kaya kahit po na nasa kalagitnaan ng mga Israelita si Achan, ngunit hindi po siya nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Yeah. Later, Achan and his family, because of the sin, they were killed. Kaya kalaunan po si Achan kasama ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kasalanan, sila po'y pinatay. But look at the Gentile, the woman, the Rahab. Although she was a harlot and a Gentile woman, but she had a faith in God. Ngunit kung titignan po natin si yung babaeng Gentil na si Rahab, na kahit siya ay isang babae nagbebenta ng aliw, ngunit siya ay nanampalataya sa Diyos. Yes, as a born-again Christian, first of all, we must strengthen the gate of sheep. Opo, bilang born again Christian, kinakailangan una ay palakasin natin ang ating pintuan ng mga tupa. Yeah. Let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 13. Tignan po natin sa Biblia sa 2 Corinto chapter 13. Verse 5. Sa verse 5. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili, kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Yeah. Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Christ, Jesus Christ, is in you, unless indeed you are disqualified? What is the meaning of the Christian? Christian is the man of Christ. Ano po bang ibig sabihin ng Kristiyano? Ibig sabihin ng Kristiyano ay tao ni Kristo. When we get the salvation, we were sealed by the Holy Spirit. Nang tayo ay maligtas, tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. We should not misunderstand. After we get salvation, wherever we are staying, whatever we are doing, God is always with us. Kailangan eh, huwag tayo magkaroon ng maling akala na kahit nasaan man tayo, ano man yung ating ginagawa, yung Diyos ay kasama natin. Yeah. So, we have received the Holy Spirit. We should not forget this. Kaya tinanggap po natin ang banal na Espiritu, dapat huwag nating kalimutan ito. That's why, after we get salvation, we cannot commit sin like other unbelievers. Kaya naman po, pagkatapos nating maligtas, hindi natin magagawa na gumawa ng kasalanan ng kagaya sa mga hindi mananampalataya. Yeah. According to the 1 Corinthians chapter 6, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sinabi nga po sa 1 Corinto chapter 6 verse 1, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yes, our body is the temple of the Holy Spirit. So, we should not defile the temple of the Holy Spirit through our Christian life. Opo, yung ating katawan, ito po ay templo ng Espiritu Santo, kaya kinakailangan ay wag po natin itong kailangan ay magkaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 3. Tingnan po natin sa Nehemias chapter 3. Chapter 3, verse 3. Sa Nehemias, chapter 3, verse 3. Also the sons of Hasenaiah, they built the fish gate. They laid it, its beams and hung its doors with the bolt and bars. Sabi po, ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sinaa, kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Yeah. Next, we should strengthen the gate, the fish gate. Sunod, kailangan nating palakasin ang ating pintuan ng mga isda. Yeah. What is this fish gate? Ano po ba yung pintuan ng mga isda? Jesus Christ called his disciples from the fishermen. Si Jesus, tinawag niya yung kanyang mga alagad mula sa mga manging isda. Yeah. As you know well, the many of the disciples of Jesus
they were fishermen before they became the disciple. Gayo po ng inyong alam, ang mga alagad ni Jesus, bago sila tinawag upang maging alagad, sila ay mga mangingisda. And Jesus said, "Follow me, and I will make you the fishers of men." At sabi po ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Peter and Andrew, yeah, they were fishermen. But when Jesus called them, they abandoned everything and then they followed Jesus. Si Pedro at si Andres, sila po ay mga mangingisda at nung tinawag po sila ni Jesus, ay iniwan po nila yung lahat ng mga bagay sa kanila. Okay, let's open the Bible, Matthew chapter 4. Tignan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 4. Verse 19 and 20. Simula po sa verse 19 hanggang 20. From 19 to 22. Simula po sa verse 19 hanggang 22. Okay, babasahin ko po. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Yeah, first, Jesus said to the Simon Peter and his brother Andrew, "Yeah, follow me and I will make the fishers of men." And the verse 20, they immediately left their nets and followed him. Kaya una po si Pedro at kasama yung kanyang kapatid na si Andres ay tinawag po sila ni Jesus at sinabi po sa kanila sa verse 19, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Yeah. And he saw two other brother, James and the son of Zebedee, John and his brother, John and James and the John. So they were called by Jesus at the time, the verse 22, and immediately they left the boat and their father and followed him. At pagkatapos po nito ay nakita din niya yung magkapatid na si Juan at si Santiago. At sabi nga po sa verse 22 na kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Yes, the disciples of the Jesus, the Simon Peter, Andrew, and the John, the James, before they became the disciple, they were fishermen. They catch a fish. Kaya po bago naging mga alagad ni Jesus, sina Pedro, Andres, Juan at Santiago, bago po sila tinawag, sila po ay mga mangingisda, humuhuli ng isda. So, we should know, I think that there might be some the special reason why Jesus called the fishermen, Peter and Andrew and the John and James. Marahil ay meron pong mahalagang dahilan kung bakit po tinawag ni Jesus sina Pedro, Andres, Juan, Santiago na mga mangingisda. And Jesus also said, "Follow me and I will make you fishers of men." At sinabi po ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Yeah. Before they catch a fish, but after they became the disciples of the Jesus, they catch a man. Noon, sila ay nanguhuli ng mga isda, ngunit pagkatapos nilang sumunod kay Jesus, sila ay mga mamamalakaya ng mga tao. Yeah, they became the fishers of men. Sila po ay naging mga mamamalakaya ng mga tao. In the beginning of the Christianity, the former Christians, they used the fish as the mark of the Christian. Sa sinaunang Kristyanismo po, yung kanila pong tanda o ginagamit po nila yung imahe ng isda upang kilalanin yung isang Kristyano. So the fish, it is the ictus, and then it was the sign of the born again Christian. Ang isda po, ito ay ictus at ito po ay imahe ng isang Kristiyano. Especially when they received the persecution by the Roman Empire, in order to check whether someone is the really born again Christian or not, they used the symbol of the fish. Lalo na po nung tumatanggap po sila ng pag-uusig mula sa imperyo ng Roma, upang makilala po nila kung sino o masuri kung sino yung tunay na born again Christian, ginagamit po nila yung imahe ng isda. Maybe if some Christian, if the his
identification is revealed, maybe he shall be caught by the Roman soldiers and then he shall be martyred. Kapag yung isang Kristiyano po ay nakilala ng isang kawal na Romano, kapag siya ay nakilala, kung gayon, siya ay huhulihin at papatayin. Yeah. So, when the Christian, the matter other Christian, at the first time, they do not know each other. So, in order to identify, the one Christian will draw the fish on the ground. And then, if he knows the meaning of this symbol, they can have a fellowship as a born-again Christian. Kaya sa una po, kapag nakita yung dalawang tao na hindi magkakilala, kaya para po makilala ng isang tao, kung siya ay isang tunay na born-again Christian, una ay gagawa siya ng imahe ng isda sa lupa, at kapag nakilala ng tao na ito, yung imahe na ito, kung gayon, magkakaroon po sila ng fellowship. So as a born-again Christian, we should strengthen this the gate, the fish gate. Kaya bilang born-again Christian, kailangan ay palakasin po natin ang ating pintuan ng mga isda. We should not forget why Jesus Christ saved him first. Kailangan niwag po natin kalimutan kung bakit tayo ang unang iniligtas ni Jesus Kristo. Yeah, there was a very clear purpose. Jesus said to his disciples, "Follow me, and I will make you fishers of men." Meron pong mahalagang layunin, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Yeah, Jesus also saved us in order to use us as an instrument of gospel. Opo, iniligtas din po tayo ni Jesus upang maging instrumento tayo ng ebanghelyo. Those who strengthen the fish gate, they will not forget what is the real purpose of their life. Yung mga mapapalakas yung kanilang pintuan ng isda na kung gayon, sila ay magpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. Let's open our Bible, Mark chapter 1. Tingnan po natin sa Marcos chapter 1. Verse 38 and 39. Sa verse 38 hanggang 39. Mark chapter 1, verse 38 and 39. Babasahin ko po. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Yeah, let us go into the next town that I may preach there also, because for this purpose I have come first. Yeah, Jesus Christ said, Jesus Christ came to this world to preach the gospel, to save the lost souls. Opo, sinabi po ni Jesus na naparito siya sa mundong ito upang ipangaral yung ebanghelyo upang iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. So, what is the value of the life for the born-again Christian? Kaya ano po yung halaga ng buhay para sa mga born-again Christian? Especially those who pass this fish gate. Lalo na po para sa mga dumaan dito sa pintuan ng mga isda. Yeah. We already passed the fish gate. It means, as a born-again Christian, we should not forget the real purpose of our life. Tayo po ay nakapasok na sa pintuan ng mga isda. Ibig sabihin po na dapat ay huwag natin kalimutan yung layunin ng ating buhay. We should do our best to preach the gospel. Kailangan na gawin natin yung ating makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo. Let's open our Bible. 1 Corinthians chapter 9. Buksan po natin sa Biblia sa 1 Corinto chapter 9. First Corinthians chapter 9. Sa unang Korinto chapter 9. For verse 22 and 23. Simula po sa verse 22 hanggang 23. Okay, babasahin ko po. "Sa mahihina, ako ay naging mahina upang mahikayat ko ang mga mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa ebanghelyo upang ako ay magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito." Yes, through this passage we can understand Apostle Paul, he did his best to save the lost souls. Sa pamamagitan ng talatang ito, mauunawaan natin si Apostol Pablo, ginawa niya yung kanyang makakaya upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Nowadays, our Philippine Life for Mission, we came to have many churches and some churches already came to have many members.
Sa panahon po natin ngayon, sa atin pong Philippine Lifeward Mission, ay marami, dumarami po yung ating mga iglesia at marami rin po yung mga nagiging members. But in the beginning of the church, there were a lot of the difficulties. Ngunit sa pagsisimula po ng iglesia ay napakadaming mga kahirapan. Yeah. Although some the brothers and sisters, they are saved, they didn't have a passion to preach the gospel. Kahit po na yung ibang mga members, sila ay naligtas na, ngunit wala po silang pagnanais o alab na ipangaral ang ebanghelyo. That's why they did not cooperate to one another in order to preach the gospel. Kaya naman hindi po sila nakikipagtulungan upang maipangaral ang ebanghelyo. But as time goes on, the members, brothers and sisters, they are matured in faith. Ngunit habang lumilipas po yung panahon, yung mga members, sila po ay nagiging mature sa kanilang pananampalataya. And also, God send us many faithful and sincere brothers and sisters. At isinusugo rin po sa atin ng Diyos yung mga tapat at mga sinserong mga brothers at sisters. Nowadays, if we don't make any plan to evangelize some place or some the cell group or some other district, but the members, they became the volunteer. They wanted to evangelize their neighbors, their family, and friends. Kahit po na sa ngayon, tayo po ay hindi na, meron po tayong plano na makapag-evangelize sa mga iba't ibang lugar, ngunit meron po mga ibang members na meron po si, nagbo-volunteer po sila na ipangaral yung ebanghelyo sa kanilang mga kapitbahay at sa ibang mga lugar. Yeah, this March, we only set the schedule for the district to the Bible district to Bible seminar, but many other cell groups also, they wanted to have their Bible seminar. Kaya sa buwan po ng Marso, meron lamang po tayong plano na magkaroon ng District 2 Bible Seminar. Ngunit yung iba pong mga members ay sa ibang mga lugar ay nais po nila na magkaroon ng mga Bible Seminar. So they became the volunteer to evangelize many low souls. Kaya sila po ay naging mga volunteer upang makapag-akay ng mga ligaw ng kaluluwa. That's why I really would like to give thanks to the Lord because our brothers and sisters, they strengthen this fish gate in their life. Kaya po nais ko na magpasalamat sa ating Panginoon dahil yung ibang mga brothers and sisters ay pinapalakas yung kanilang pintuan ng mga isda. Yeah, those who strengthen the fish gate, they will never forget what is the real purpose of their life. Kaya po yung mga pinapalakas yung kanilang pintuan ng mga isda, hindi po nila malilimutan kung ano yung layunin ng kanilang buhay. Let's open the Bible, Acts chapter 20. Tignan po natin sa Gawa Kapitulo 20. Acts chapter 20, verse 24. Sa Gawa, chapter 20, verse 24. Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish the race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of the God. So, Apostle Paul, he did his best to preach the gospel. Si Apostol Pablo po, ginawa niya yung kanyang makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo. Yeah. He traveled so many places and then he experienced a lot of trials and difficulties, but he did not stop preaching the gospel. Siya po ay naglakbay sa iba't ibang mga lugar at nakaranas po siya ng maraming mga pagsubok at mga kahirapan, ngunit hindi siya tumigil na ipangaral ang ebanghelyo. You may know the missionary of the China, the missionary Hudson Taylor, who went to the China to preach the gospel. Marahil ay kilala niyo po yung misyonaryo na pumunta sa China na si Hudson Taylor na pumunta po siya doon sa China upang ipangaral ang ebanghelyo. He did his best to evangelize many low souls in China. Ginawa po niya yung kanyang makakaya upang makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa sa China. But one time that he became sick because the environment and the condition was not good in China.
Ngunit isang araw nagkaroon po siya ng sakit dahil yung kapaligiran at yung sitwasyon sa China ay hindi maganda. So he had to return to the England in order to heal his sickness. Kaya kailangan po na bumalik siya sa England upang upang gumaling mula sa kanyang sakit. Although he was lying in the bed of the hospital, but he did not stop praying for the China. Kahit po na siya ay nakahiga sa kama ng ospital, ngunit hindi po siya tumigil na ipanalangin yung China. Because this the Hudson's Taylor, he really wanted to preach the gospel to the many souls. Dahil po itong si Hudson Taylor, tunay po na nagnanais siya na ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, our brothers and sisters also, we should strengthen this fish gate. We should not forget what is the real purpose of our life. Ang ating din pong mga brothers and sisters, kailangan na palakasin din ang pintuan ng mga isda na ito at palakasin yung ating buhay Kristiyano. Let's open the Bible, Psalms chapter 10. Tignan po natin sa Biblia sa Awit chapter 10. Psalms chapter 10 verse 3, for the wicked boast of his heart desire. He blesses the greedy and they renounce the Lord. Sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso, sinusumpa at tinatalikuran ang Panginoon ng taong sakim sa patubo. The wicked will follow his flesh desire. Yung masama, susunod siya sa pagnanais, pagnanasa ng kanyang laman. And he will only pursue his physical life and the material things in this world. At hahanapin lamang niya yung para sa kanyang physical na buhay, yung mga material na bagay sa mundong ito. But our born again Christian is different. We know why we are living in this world. Ngunit sa atin po ng mga born again Christian, tayo po ay iba dahil alam po natin yung layunin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. So we also should do our best to save the lost souls. Kaya dapat po gawin din natin yung ating makakaya upang magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah. As you know well, the Psalms 118 verse 17, I shall not die, but live will declare the works of the Lord. Kagaya po ng sinabi sa Awit chapter 118 verse 17, anong aking isusukli? Psalms 118 verse 17, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Sabi po sa Awit chapter 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. If you go to the Milano in Italy, there are three gates in the Milano Cathedral. Kung titignan po natin doon po sa Milano sa Italy, meron po doon tatlong klase ng pintuan. So first gate, the rose is engraved in on the first gate. Sabi po doon na yung rosas ay nakaukit sa unang pintuan. Yeah. It means every flower will be withered soon. Ibig sabihin po nito na bawat bulaklak, ito ay malalanta. Yeah. When you look at the flower, it looks beautiful. But flower will not last so long. It will be withered soon. Kaya kung titignan po natin yung isang bulaklak, ito po ay napakaganda, ngunit yung bulaklak, hindi po ito magtatagal. Pagkalipas ng panahon, ito ay malalanta. Yeah, here also, our high school students and also the youth group members, that when you are still young, you are pretty and also beautiful and handsome, but sooner or later, you will also get old. Kaya para sa atin po mga high school at kabataan, sa una sila ay mga malalakas, maganda at gwapo, ngunit kalaunan sila ay tatanda. Yeah. Like this, our flesh, it is just temporary in this world. Kagaya po nito, yung ating laman, ito po ay panandalian sa mundo lamang ito. And the second gate, the cross is engraved on the second gate. At sa pangalawang gate, yung krus ay nakaukit sa pangalawang pintuan. And also it is written, the suffering is also temporary. At sinabi rin po doon na yung pagdurusa ay panandalian lamang. Yeah. First gate, the rose, means the temporary happiness in this world. This temporary happiness will be
the disappeared also. Kaya doon po sa unang pintuan, doon sa rosas, ibig sabihin po nito na yung panandaliang kasiyahan sa mundong ito ay panandalian lamang. Yeah. The second, the gate, that is the cross. Cross implies the suffering, right? So this suffering in this world also, that is temporary. At sa pangalawang pintuan naman po, nakaukit doon yung cross. At yung cross, ibig sabihin po nito ay pagdarusa. At sabi po na yung pagdarusa ay panandalian lamang. And on the third gate, it is written, the most important thing is eternal things. At pangatlong pintuan po, nakalagay po doon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga walang hanggang bagay. Yeah. So, which has eternal value, that is really important things. Ang mga bagay na mayroong walang hanggang halaga, walang hanggang halaga, ito po yung mga pinakamahalagang bagay. As you know well, in 1912, when the Titanic was shipwrecked, so many people died, more than 1,500 people. Kaya gaya po doon sa noong 1912, doon po sa Titanic, napakaganda po ng barko na iyon, ngunit nasa 105,000 na katao yung namatay doon. 1,500. Sorry po, 1,500. Yeah. So many people died. When they died, there were rich people and who was in the very high position and also who learned a lot, like doctors, but it was useless in front of death. Kaya napakadami pong mga tao yung namatay doon, mga kilalang tao, mga taong nasa mataas na katungkulan, may mga pinag-aralan, kagaya ng mga doktor, ngunit yung lahat ng mga bagay na ito ay naging walang kwenta sa harap ng kamatayan. Yeah, whether they are rich and poor, whether they are high and low, or whether they the famous or not, it does not matter. They are same in front of death. Kaya sa harap ng kamatayan, lahat po sila ay pare-parehas lamang, maging mayaman o mahirap, mataas at mababa, masikat o hindi. So, all the people, they should know what is the real purpose of their life. Ang lahat ng mga tao ay dapat na malaman po yung halaga, yung layunin ng kanilang buhay. Especially as a born-again Christian, we are living in this world in order to preach the gospel, in order to save the lost souls. Lalo na po para sa mga born-again Christian na nabubuhay sa mundong ito, na yung ating layunin ay ipangaral ang ebanghelyo, iligtas sa mga ligaw na kaliliwa. So we should strengthen the fish gate. Kaya kailangan nating palakasin ang pintuan ng mga isda. Okay, let's go back to Nehemiah chapter 3. Okay. Balikan po natin sa Nehemias chapter 3. Verse 6. And here, the old gate. Dito po ang matandang pintuan. So we should also strengthen the old gate. Kaya kailangan din po nating palakasin ang matandang pintuan. What is the old gate? Ano po yung matandang pintuan? This old gate implies the truth. Yung matandang pintuan, ito po ay tumutukoy sa katotohanan. So what is the truth? Kaya ano po yung katotohanan? According to the John chapter 17, verse 17, sanctify them with your word. With your word. Your word is truth. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ng salita mo ay katotohanan. Okay, let's open the Bible, John chapter 17. Tignan po natin sa Juan chapter 17. John chapter 17, verse 17. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yeah. Sanctify them by your truth, and your word is truth. Yes, when we get the salvation, we realize what is the real truth. Opo, nang maligtas tayo, naunawaan po natin kung ano ang katotohanan. What is the characteristic of the truth? Ano po ba yung katangian ng katotohanan? Truth is not changeable. Ang katotohanan ay hindi nagbabago. Hebrews chapter 13 verse 8 said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sinabi po sa Hebreo chapter 13 verse 8 na si Jesus, siya rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Yeah. So, we were saved by the truth. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng katotohanan. That's why our faith should not be changed.
Kaya naman po dapat ang ating pananampalataya ay hindi nagbabago. When we get the salvation, we believed the word of truth. Nang tayo po ay maligtas, tayo po ay sumampalataya sa salita ng katotohanan. Yeah, when we really believe the word of truth, we were sealed by the Holy Spirit. Kaya nang sumampalataya tayo sa salita ng katotohanan, tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo. After we get salvation, we must abide in the truth from the beginning until the end. Kaya pagkatapos nating maligtas, kinakailangan manatili tayo sa katotohanan simula sa umpisa hanggang sa huli. Those who strengthen the old gate, he will continue his Christian lives, his sincere Christian life until the end. Kaya po yung mga mapapalakas yung kanilang pintuan, matandang pintuan nila, kung gayon magpapatuloy sila sa kanilang sinserong buhay Kristiyano simula umpisa hanggang sa huli. Let's open our Bible. First John chapter 1. Buksan po natin sa Biblia sa Unang Juan chapter 3. Chapter 1. Sorry po, sa chapter 1. First John chapter 1 verse 4. Sa Unang Juan chapter 1 verse 4. Chapter 2, verse 24. Sa chapter 2, verse 24. 1 John, chapter 2, verse 24. Babasahin ko po. Manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo, buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. So here, therefore, Let that abide in you which you heard from the beginning. If that you heard from the beginning abide in you, you also will abide in the Son and in the Father. So from the beginning until the end, we should abide in the truth. Kaya simula po sa umpisa hanggang sa huli, kailangan tayo ay manatili sa katotohanan. Okay, let's open the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa Biblia sa Ikalawang Timoteo chapter 3. Second Timothy chapter 3 verse 14. Sa Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3:1 Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yeah, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have the learned them. So after we get salvation, if we are really saved through the truth, we must abide in the truth until the end. Kaya kung tayo po ay tunay na naligtas sa pamamagitan ng katotohanan, kailangan po tayo ay manatili sa katotohanan hanggang sa huli. Yeah. So, we should strengthen this the old gate. It means we must hold this truth from the beginning until the end. Kaya kailangan po ipalakasin natin ang matandang pintuan na ito. Ibig sabihin, kailangan ay panghawakan po natin ang katotohanan ito simula sa umpisa hanggang sa huli. Whenever we conduct a Bible seminar, many newcomers, they will attend the Bible seminar. Kapag tayo po ay nagsasagawa ng Bible seminar, marami pong mga baguhan yung dumadalo ng Bible seminar. And then, after they finish the Bible seminar,
Yeah, they will have a testimony. They get the salvation. At pagkatapos po nilang mapakinggan yung Bible seminar, sila po ay nagpapatotoo na sila ay naligtas. If they are really saved, they should abide in the true church. And then they should continue their sincere Christian life. Kung sila po ay tunay na naligtas, kinakailangan sila po ay manatili sa iglesia at ipagpatuloy yung kanilang sinserong buhay Kristiyano. Yeah. So, we should hold this old gate. We should strengthen, and also we should strengthen this old gate. Kaya kinakailangan po na palakasin po natin ang matandang pintuan, panghawakan ang matandang pintuan. Let's open the Bible, Jeremiah chapter 6. Tignan po natin sa Jeremias chapter 6. Verse 16. Jeremias chapter 6 verse 16. Babasahin ko po. Babasahin ko po, ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin, at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Yeah. So, here, stand in the ways and see and ask for the old path where the good way is. This old path means the good way. It means this is the truth. Kaya ibig sabihin po ng sinuunang landas, ito po yung tamang daan. Ibig sabihin, ito po yung katotohanan. God said, work in it. Then you will find the rest for your souls. Work in it. But Israelite, they disobeyed the God's word. They said, we will not work in it. Kaya sinabi po ng Diyos sa mga Israelita na lumakad kayo doon at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, ngunit sinabi po ng mga Israelita sa Diyos, hindi kami lalakad doon. And also God set the watchman for the Israelite. And then God said to the Israelite, listen to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. At yung Diyos, siya rin ay nagtalaga ng mga bantay sinabi po ng mga Israelita na pakinggan nila, hindi nila papakinggan yung tunog ng trumpeta. Yeah. That's why God said, according to verse 19, behold, I will certainly bring calamity on these people, the fruit of their thought. At sabi po ng Diyos sa mga Israelita sa verse 19, pakinggan mo o lupa, ako yung nagdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pakana. If the Israelite, they obey to the God's word, they were able to receive the rest and the peace in their souls. Kung yung mga Israelita, sila ay sumunod sa salita ng Diyos, sila sana ay makakatagpo ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa at kapayapaan. But Israelite, they reject the God's word. Ngunit ang mga Israelita, tinanggihan nila ang salita ng Diyos. As a result, they received the punishment and the discipline. At bilang resulta, yung mga Israelita nakatanggap sila ng disiplina bilang resulta. So, after we get salvation, we should abide in the church and we should continue our sincere Christian life. Kaya simula po nang maligtas tayo, kailangan na ipagpatuloy natin yung ating sinserong buhay Kristiyano at manatili tayo sa iglesia. We should hold the fundamental teaching of the Bible rather than any other things. Kinakailangan ay panghawakan po natin yung pangunahing katuroan ng Biblia at hindi mga ibang bagay. Yeah. We will attend the Bible seminar repeatedly. Tayo po ay patuloy o paulit-ulit na dumadalo ng Bible seminar. But maybe some brothers and sisters, they will say, I already know all the contents of the Bible seminar. Do I need to listen to this Bible seminar again? Ngunit yung iba pong mga brothers and sisters, marahil sila ay nag-iisip, alam ko na yung lahat ng nilalaman ng Bible seminar at ito'y napakinggan ko na, kailangan ko pa ba na makinig ulit ng Bible seminar? But there are two kind of purpose. Number one, yes, we should attend the Bible seminar in order to evangelize the lost souls. Ngunit meron pong dalawang layunin. Pinakauna, tayo po'y nagsasagawa ng Bible seminar upang makapag-ligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah. And number two, also
in order to check my faith according to the word of God. At pangalawa, upang masuri ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, whenever we attend the Bible seminar again, we can strengthen the old gate. Kaya kapag tayo ay muling dumadalo ng Bible seminar, mapapalakas po natin ang matandang pintuan. Let's open the Bible, Philippians chapter 3. Tignan po natin sa Philippos chapter 3. Verse 1. Sa verse 1, babasahin ko po. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Now, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Yeah, Apostle Paul said, if you read the Bible, same message is repeated because the important things we need to repeat again. Oh, kaya sabi po ni Apostle Pablo ito, kaya po sa Biblia, kung babasahin po natin, may mga ilang mensahe na paulit-ulit o inuulit ito dahil ito ay talagang mahalaga. But some brothers and sisters, they want the new message, some the different message. Ngunit yung ibang brothers and sisters, gusto po nila na meron silang ibang mapakinggan, mga bagong mensahe. But it is dangerous. If you are always seeking the new message, maybe you can be deceived by the wrong teachings. Ngunit ito po ay delikado kung hahanapin po ninyo yung mga bagong mensahe, kayo po ay maaaring madaya ng ibang katuroan. Yeah, Bible teaches the truth is the old way, the old gate. Kaya sabi po ng Biblia na yung katotohanan, ito ay sinaunang landas, ito ay matandang pintuan. Yeah, we should stay in this the truth. Kailangan naman natili tayo sa katotohanan ito. Yeah. And we must hold this the truth from the beginning until the end. At kailangan na panghawakan natin ang katotohanan na ito simula sa umpisa hanggang sa huli. Hebrews chapter 3. Tignan po natin sa Hebreo chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 14. Hebreo chapter 3 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah, for we have become partakers of Christ. What is the condition? In order to become partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. If we hold this truth from the beginning until the end, we can become the partakers of Christ. Kaya paano po ba tayo magiging kabahagi ni Kristo? Sabi po dito, sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang katapusan, kaya kung simula sa umpisa hanggang sa uli, kailangan nating panghawakan ng matatag ito. Yeah, it is very sad whenever we look at some brothers and sisters, they stop their Christian life, they don't attend the church anymore. Nakakalungkot po kapag nakikita natin na yung ibang mga brothers and sisters, sila po ay tumitigil at sila ay umaalis, hindi na sila dumadalong muli sa church. Yeah, since I was assigned here Manila Central Church 2011, there were so many brothers and sisters who attended the church the long time ago, but many of them, they are disappeared. I don't know where are they now. Kaya simula po nang ma-assign po ako dito sa Manila Central Church noong 2011, napakadami pong mga brothers and sisters ang narito. Ngunit ngayon ay napakadami rin po yung mga umalis at hindi ko po alam kung nasaan na sila. Yeah, after they get salvation, they attended the church for the time being. They had a Christian life for the time being. Kaya pagkatapos po nilang maligtas, sila po ay nagpatuloy sa church ng may panahon at nagpatuloy sila sa kanilang buhay Kristiyano ng may panahon. But they didn't hold this old gate. It means they didn't hold the truth from the beginning until the end. That's why they did not continue. Ngunit hindi po nila pinanghawakan ng matandang pintuan. Ibig sabihin po, hindi nila pinanghawakan yung katotohanan simula sa umpisa hanggang sa huli. So, especially the newly born again brothers and sisters, I really hope
you should hold these truths from the beginning until the end, and you should continue your sincere Christian life. Kaya ko po yung maasa na para po sa mga baguhan na sila po na pangahawakan niyo po yung inyong na kayo ay pangahawakan yung katotohanan simula sa umpisa hanggang sa huli at magpapatuloy sa inyong sinserong buhay Kristiyano. Yeah. If we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, later we will become the partakers of Christ. Kaya kung hahawakan natin ng matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan, kung gayon tayo'y magiging kabahagi ni Kristo. Sometimes, after they get salvation, they are very happy when they realize the truth. Minsan, pagkatapos po nilang maligtas, sila po ay napakasaya pagkatapos na maunawaan ang katotohanan. But while they having a Christian life, they will face some difficulties or trials. Ngunit habang nagkakaroon ng buhay Kristiyano, ay haharap po sila sa mga kahirapan at pagsubok. But in this situation, their real faith shall be revealed. Ngunit sa mga may hirap na sitwasyon po, yung kanilang pananampalataya o tunay na pananampalataya ay mahahayag. In the normal situation, it seems like all the brothers and sisters, they have a good faith. Sa normal na sitwasyon, tila ba na yung lahat ng mga brothers and sisters ay meron silang mabuting pananampalataya. But as time goes on, when they face some trials or persecution or hardships in their Christian life, their real faith shall be revealed. Ngunit kapag sila po ay humarap sa mga kahirapan at pagsubok, yung kanila pong tunay na pananampalataya, ito ay mahahayag. So if we don't strengthen this old gate, we cannot continue our sincere Christian life from the beginning until the end. Kaya kung hindi po natin mapapalakas yung matandang pintuan, kung gayon, hindi rin po natin maipagpapatuloy yung ating buhay Kristiyano simula sa umpisa hanggang sa huli. You may know the Ephesian church. At the first time, they had a love of Christ, and then they were faithful and sincere. Marahil ay kilala niyo po yung iglesia na nasa Efeso. Nung una ay pinangahawakan po nila o meron silang pag-ibig ni Kristo at sila rin po yung mga tapat at mga sinsero. But later, our Lord rebuked them. You have fallen from the first love. Ngunit kalaunan, sinaway po sila ng ating Panginoon, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Okay, let's open the Bible, Revelation chapter 2. Buksan po natin sa Biblia, sa Apokalipsis chapter 2, verse 4 and 5. Simula po sa verse 4 hanggang 5. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Yeah, nevertheless, I have this against you that you have left your first love. You have left your first love. At the first time, Ephesian church brethren, they really remember the first love of Jesus Christ. Kaya nung una po, yung mga kapatira na nasa Efeso, tunay po na naaalala nila o hindi nakakalimutan yung pag-ibig ni Kristo. That's why they were faithful and sincere. Kaya naman po sila ay mga tapat at sincero. But problem is this, they have left the first love. Ngunit ang problema po ay ito, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Why do we need to attend the Bible seminar repeatedly? The one more reason, yes, in order to remember, in order to keep this the first love of Jesus Christ. Kaya isa pa pong dahilan, kaya kailangan po na po ulit-ulit nating pakinggan ng Bible seminar upang lagi po nating maalala ang pag-ibig ni Kristo. Whenever we attend the Bible seminar, yeah, we will remind the first love of our Lord Jesus Christ. Kaya sa tuwing dumadalo tayo ng Bible seminar, naaalala natin yung pag-ibig ni Jesus Kristo. So we must hold this first love from the beginning until the end. Kaya kailangan po pang hawakan natin ang unang pag-ibig na ito simula sa umpisa hanggang sa huli. So those who strengthen the old gate, yeah, they shall not be moved. They shall not be shaken. Kaya po yung mga mapapalakas yung kanilang matandang pintuan, hindi po sila magagalaw at sila ay magiging malakas simula umpisa hanggang sa huli.
So we must strengthen this old gate through our Christian life. Kaya kailangan po nating palakasin ang matandang pintuan sa ating buhay Kristiyano. Our faith must be based on the truth. Yung pananampalataya po natin ay dapat nakabase sa katotohanan. And the truth is not changeable. At ang katotohanan ay hindi nagbabago. That's why our faith also should not be changed from the beginning until the end. Kaya naman po na dapat yung ating pananampalataya ay hindi rin ito mabago simula sa umpisa hanggang sa huli. So today, through these three kind of gates, from number one, the sheep gate, and number two, fish gate, and number three, old gate. Yeah, we thought about what is really important things in our Christian life. Kaya po, mula po dito, mula po sa tatlong klase ng pintuan, ang pintuan ng mga tupa, ang pintuan ng mga isda, at ang matandang pintuan, pinag-isipan po natin yung mga bagay na mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Yeah, in case of the Israelite, when they strengthen the Jerusalem wall and the gate, they protect themselves from the invasion from the enemy. Kaya po nung pinalakas ng mga Israelita, muling itinayo yung pader ng Jerusalem at ang mga pintuan, ginawa po nila ito upang maproteksyonan sila mula sa paglusob ng mga kaaway. Yeah. If the Jerusalem wall is not strong, maybe the enemy will invade and then they shall be killed. Kaya kung hindi po mapapalakas yung pader ng Jerusalem, marahil lulusob yung mga kaaway at sila ay papatayin. In our Christian life, it is also same. If we don't strengthen this gate, the gate of faith, we cannot continue our Christian life. There might be some problem. Kaya gayon din po sa ating mga born again Christian, kung hindi po natin mapapalakas yung ating pintuan ng pananampalataya, kung gayon, hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano at magkakaroon tayo ng problema. Yeah, number one, we must strengthen the sheep gate, which implies our salvation. First of all, we must make it clear our salvation. Kaya pinakauna po yung pintuan ng mga tupa, tumutukoy, ibig sabihin po nito ay yung ating kaligtasan. Una ay dapat maging malinaw muna sa atin ang ating kaligtasan. And number two, we must strengthen the fish gate. It means we should not forget what is the real purpose of our life. At pangalawa, kailangan nating palakasin ang pintuan ng mga isda. Ibig sabihin ay dapat na huwag nating kalimutan ang tunay na layunin ng ating buhay. Jesus Christ also came to this world to save lost souls. Si Jesus Cristo dumating rin naman siya sa mundong ito upang iligtas sa mga ligaw na kaliluwa. And his disciples and then former Christians, they were martyred in order to preach the gospel. At yung mga alagad at yung mga naunang Kristiyano o sinaunang Kristiyano, sila ay naging martir upang ipangaral ang ebanghelyo. Yeah. Our born again Christian also, we should strengthen this fish gate. We should not forget to preach the gospel to the lost souls. Ang atin po mga born again Christian, kailangan ay palakasin po ang pintuan ng mga isda upang magawa po natin na maipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaliluwa. And number three, we also should strengthen the old gate, which is the truth. At pangatlo, kailangan nating palakasin ang matandang pintuan. Ito po ang katotohanan. So we must hold this truth from the beginning until the end. Kaya kailangan panghawakan natin ang katotohanan ito simula sa umpisa hanggang sa huli. So our faith should not be changed because our faith is based on the truth. At ang ating pananampalataya, ito ay hindi magbabago dahil ito po ay nakabase sa katotohanan. So I really hope all of our brothers and sisters will strengthen the gate of your faith. Kaya umasa po ako na yung lahat ng ating mga brothers and sisters ay mapapalakas ang kanilang pintuan ng pananampalataya. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you for giving us this chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng kalakasan na kami ay makapakinig ng iyong salita. We are living in this world by the grace of God. Kami po ay nabubuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. When we got salvation, we were saved by the grace of God. Nung kami po ay maligtas, kami ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And also, we know we are living in the grace of the Lord. At alam po namin na nabubuhay po kami sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Lord, there are many brothers and sisters who are newly born again. So please protect them and also please take care of them to continue their sincere Christian life. Panginoon, meron po mga bagong naligtas na kapatiran, kaya nawa po sila ay makapagpatuloy sa kanilang sinserong buhay Kristiyano at sila ay makapanatili lamang sa iglesia. Today, we learned about the strengthen the gate of your faith.
At ngayon po na pag-aralan po namin na palakasin ang pintuan ng pananampalataya. So let us strengthen the gate of faith so that we can continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya nawa mapalakas po namin yung amin pong pintuan ng pananampalataya nang sa gayon, simula sa umpisa hanggang sa huli, hanggang sa ikalawang pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. We know Satan is always trying to destroy our church and our Christian life. Alam po namin na si Satanas nais niya na sirain yung aming iglesia at ang aming buhay Kristiyano. Please protect all of our brothers and sisters and also please protect our church. Pakihisa, protektahan mo po ang lahat ng aming mga brothers and sisters at gayon din po ang aming iglesia. Although we face some trials and difficulties, let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life. Kaya kahit na humaharap kami sa mga kahirapan at sa mga pagdarusa, ngunit nawa may pagpatuloy po namin ang aming sincerong buhay Kristiyano. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.